Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa inyong lahat. Inihahandog po ng Department of Education sa pamamagitan po ng pangunguna at pagsisikap ng Educational Technology Unit. Narito po ang ating DepEd Online. At narito po ang ating ETUlay online tutorial para po sa araw na ito. At itutuloy po natin yung medyo naantala nating live session kanina sa asignatura na Filipino 8. Humihingi po tayo ng paumanhin sa ilang technical difficulties o suliraning technical na naranasan natin kanina. Pero wala nang makakapigil sa atin dahil tayo ay nasa quarter 4 na ng unang linggo. Nako, konting kembot na lang. Itang iraraos at may tatawid at maitutuloy na natin yung ika-apat na quarter sa gitna ng pandemya. Kasama niyo pa rin po si Tutor Ronel, ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan ng inyo rin pong teacher broadcaster ng DepEd TV. Next slide po. Kaya sa mga mag-aaral natin, kung handa na kayo, pakipusuan naman yung comment section natin dahil nababasa ko yung inyong mga comments both parehas sa Facebook at sa YouTube. At may mga pagkakataon na magtatanong din ako, hinihikayat ko kayo na mag-comment ng inyong mga sagot para mas maging interaktibo ang ating talakayan. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. Ayan. Makikita ninyo dito sa larawan, may tanong sa taas. Kilala mo ba siya? Yung nasa larawan natin. So siya, si Francisco
Baligtas, o tinatawag din na Francisco Baltazar. Mamaya papaliwanag ko paano naging mula sa Baligtas ay tinatawag din siyang Baltazar. Pero nais kong bigyang tonyo dito ay yung kanyang palayaw, ano, yung palayaw niya na Kiko. So alam naman natin na kahit kadalasan talaga ano kapag Francis o Francisco yung pangalan na nagiging palayaw talaga ay Kiko. Kung itutonyo naman yung pansin ninyo sa larawan, 'di ba, yung itsura at imahe ni Baligtas na yung naging simbolo at lagi nagiging gagamiting imahe kapag darating ang buwan ng Wika o kung iugnay natin sa Filipino. Ito ay dahil hindi maikakaila ang naging ambag ni Francisco Baligtas Baltazar o ni Kiko ano sa panitikang Tagalog o sa kabuuan ay panitikan ng Pilipinas. Sa araw na ito ay kikilalanin natin ang kanyang talambuhay, gayon din ang kasaysayan o kaligiran ng akdang obra maestra na pag-aaralan natin sa kabuuan ng ika-apat na quarter. Unahin natin ang tungkol sa kanyang pamilya. Sige nga, tingnan nga natin. Ayan, pinanganak siya ng Abril 2, 1788 sa Bulacan. So bagaman taga Bulacan siya, eh hindi siya diyan na malagi, diyan lang siya ipinanganak. Ang kanyang mga magulang ay si Juan Baligtas, ano, at ang kanyang ina ay si Juana de la Cruz. Ang ama niya ay isang panday at ang kanyang ina ay may bahay. So kung titingnan natin yung antas ekonomiko ano ni Baligtas ni Kiko, ano, eh masasabi natin na hindi sila ganun kataas yung antas ekonomiko nila. Yun ay dahil kanyang ama lamang ang nagtatrabaho ng mga panahon na yon. Nais kong tandaan ninyo yung pangalan na Juan tsaka Juana kasi may interesanting kwento tungkol sa medyo ilang coincidence sa mga pangalan ng mga mahal niya sa buhay. Kasi ang tatay niya Juan, tas ang nanay niya Juana. Tandaan niyo yung dalawang pangalan na yan. Mababanggit natin yan ulit mamaya. At yung mga kapatid naman niya, sila sina Felipe, Concha, Nicolasa, at siya nga yung bunso si Kiko. Sige, next slide tayo. May kinalaman naman sa kanyang, kung di ako nagkakamali, edukasyon. Next slide po. Ayan, sige, medyo mabagal lang yung ano natin, no, yung, ayan. Sa edukasyon naman, sinasabi sa atin na nanilbihan siya bilang katulong sa tondo. Dahil nga hindi ganun kataas yung antas ekonomiko ng pamilya ni na Baligtas, eh ginawa niyang nagsikap siya at namasukan siya bilang katulong sa kanilang malayong kamag-anak na si Doña Trinidad. At mula doon, eh, ang kapalit naman nito ay pinag-aral siya ni Doña Trinidad ano, sa Colegio de San Jose at sa San Juan de Letran. Kaya medyo mahirap lang sila, ano, nakita natin yung kahalagahan ng edukasyon. At ganun din ang ginawa ni Kiko, talagang sinikap niya na kahit sila ay hindi ganun kataas ang antas ekonomiko, eh masasabing mataas yung antas ng edukasyon niya. May mga interesting kwento pa no, sa kanyang pag-aaral dahil dito niya naging guro si Padre Mariano Pilapil, isa ring mahusay na manunulat. So ilan yan sa mga impluensya ano, ng kanyang pagsulat kalaunan. Next slide po. Sige nga. Uy, kung naiintindihan at may natututunan bagong kaalaman, mag-comment lang ng puso. Kaya tagtarin nyo ng heart yung ating live ngayon. No? Binabati natin sila Jemery, Elizabeth, Meryl, Rayaline, Anna Corpin, Akisha. Ayan, parang mga regular na tagapanood natin niya. Chester at John Patrick. Yan, mabuhay kayo. O, pag-usapan naman natin yung pag-ibig ni Kiko. Dahil sabi nila malaki daw ang impluensya ng pag-ibig sa pagkakasulat niya ng Florante at Laura. So, merong unang napupusuan itong si Kiko, si Francisco Baligtas. Yan ay si Magdalena Ana Ramos. Sila ba ay nagkatuluyan? Mamaya, alamin natin. Pero nung nililigawan niya, alam niyo bang estilo ng panliligaw ni Kiko? Eh, gusto niya talagang, ito, very traditional tsaka very sweet. Napaka-traditional at talagang nakakakilig ano yung paraan ng panliligaw niya. Dahil nais niyang sulatan ng tula. Ano yung kanyang nililigaw, ano, iniirog na si Magdalena Ana Ramos. Yun nga lang, bakit hindi ito natuloy? Kasi nais niya sanang magpatulong ano sa isa pang medyo sumisikat na manunulat sa tondo ng mga panahon na yon dahil nabanggit nga natin
sa Tondo, ano na malagi, si Kiko, ano, si Balagtas, nais niyang magpatulong kay Jose de la Cruz o yung may sagisag panulat nga na Huseng Sisiw. Bakit siya tinawag na Huseng Sisiw at anong kaugnayan niyan kay Kiko? Tinawag siya, mga makabayang mag-aaral, na Huseng Sisiw dahil kung ikaw ay may ipapasulat sa kanyang tula o magpapatulong ka sa kanyang magsulat, ang kondisyon niya ay ano, meron ka dapat dalang sisiw para sa kanya. So ang galing, di ba? Hindi siya nagpapabayad pero ang gusto niya, bibigyan mo siya ng sisiw. Anong kinalaman yun kay Kiko? Hindi siya tinulungan ni Huseng Sisiw, ni Jose de la Cruz, dahil nang pumunta siya sa kanya, eh wala siyang dalang sisiw. Nalungkot ba kayo? At dahil doon, hindi umusad yung relasyon nila ni Magdalena Ana Ramos. Parang hindi na siya nagkaroon ng lakas ng loob para ituloy yung kanya panliligaw dahil nga hindi siya tinulungan ni Huseng Sisiw. Sabi naman ng ilang mga historian, pagkatapos noon, si Balagtas, eh medyo umangat-angat na yung pagkakatanyag o pagiging kilala ano, dun sa lugar nila bilang manunulat. Eh maglaon, eh hindi na rin naman masyadong naging sikat si Jose de la Cruz. Pagkatapos noon, lumipat na si Balagtas at ang kanyang pamilya mula sa Tondo tungo sa Pandakan. Paglipat naman niya, may nakilalang muli siya doon na isang dalaga. Yan naman ay si Maria Asuncion Rivera. O binabansagan niya itong babaeng ito, si Maria Asuncion Rivera na Celia. Ano? Yung Celia, mula yan sa isang sikat na musika, yung may pamagat na Santa Cecilia. Kaya mula doon sa Santa Cecilia, binansagan niya yung kanyang iniibig na Celia. Tsaka may iba pang mga nababasa tayo sa ibang aklat na sinasabi na yung Celia daw ay isang parang sangkap ano, sa paggawa ng isang nakaka-addict o nakakahalina talaga na serbesa o alak. Ano? So parang siguro marahil yun ang turing ni Kiko ano, sa kanyang iniirog na si Maria Asuncion Rivera o Celia. Kaya yun yung binansag niya sa kanya. Alalahanin niyo yung salitang Celia o yung pangalang Celia dahil sa umpisang bahagi, pagpasok natin ng obra maestrang Florante at Laura, ay mababasa ninyo yung isang bahagi doon ng pag-aalay niya ng kanyang gawa kay Celia. Para kay Celia ang pamagat ng bahaging yon. Next slide. Sa bahagi namang ito, ayan, sa kabila ng pagtutol ng mga kaibigan, bakit ba tumututol yung mga kaibigan tsaka pamilya ano, ni Kiko dun sa pagmamahala nila? Dahil si Celia medyo, alam nyo na, yayamanin, di ba? Tapos sabi ko nga kanina, sila Kiko hindi naman ganun kayaman, pero matalino siya dahil nga siya ay may mataas na antas ng edukasyon, kaya maraming tumututol. Isa pa sa dahilan bakit maraming tumututol ay dahil meron siyang karibal, no? Parang napaka sa limuot ng love story ano ni Kiko. At sino ang karibal niya? Si Nanong Kapuli. At si Nanong Kapuli ay isang makapangyarihang tao sa kanilang bayan. Mayaman, ano, may mga connections, may mga kapit, at ito rin yung dahilan bakit ayaw ipatuloy ano nung kanyang mga kaibigan at kanyang mga kapamilya yung kanyang pag-ibig kay Celia dahil nga may kakumpetensya siya. Pero hindi siya nakinig at patuloy niya pa rin inibig si Celia. Dahil doon ay ipinabilanggo siya ni Nanong Kapuli. Pero hindi ganun katindi yung rivalry, yung tunggalian ng dalawang manliligaw, nagkakagusto kay Celia sa punto na ipinabilanggo ni Nanong Kapuli si Balagtas. At sinasabi nga na habang nakakulong itong si Balagtas, eh dun niya nasimulang isulat yung Florante at Laura. May ilang binabanggit yung ilang mga sources may kinalaman sa pagkakasulat niya. May mga nagsasabing yung kabuuan ng akda ay naisulat niya sa loob ng bilangguan. May ilang mga referensya naman nagsasabing natapos niya ito nung makalabas na siya sa bilangguan at tumungo na sa Bataan. Next slide po tayo. Ito na yung tumungo siya sa Bataan. Pagkatapos niyang lumaya noong 1838, yun nga lang eh, hindi sila nagkatuluyan ni Celia. Heartbreak na naman ano, yung ating Makata dahil hindi sila nagkatuluyan ni Celia. At nang lumipat sila ng Bataan, eh nakatagpo naman ano, si, uh,
si Kiko ng panibagong pag-ibig ano sa pangalang Juana Chambeng. Oh, para hindi niyo makalimutan, 'di ba yung sabi ko kanina? Tandaan niyo yung pangalan ng mga magulang ni Kiko. Dahil ano yung pangalan ng tatay niya? Ano nga ba yung pangalan ng tatay niya? Paki-comment nga sa ating comment section kung natatandaan niyo pa. Sige nga, nagbabasa ako ng comment section ha. Bernadette, JM, ayan, nag-comment si Sir Jack. Salvador, hello po Sir Jack. Maligayang panonood po sa inyo. Oh, ano ang pangalan ng ama at ina? Diba si Juan yung kanyang tatay, tapos yung kanyang nanay ay si Juana. Tapos ang napangasawa ni Kiko ay si Juana din. So, diba napakaganda, punong-puno ng Juan yung kanyang buhay. At ang apelido, Echambing. Diba napaka-unique, parang daling tandaan. Diba tandaan mo lang yung sayaw ni Alex Gonzaga na Chambi-Chambi. Parang di mo na makalimutan na tinanong kasino ang napangasawa ni Francisco Balagtas, si Juana Chambing ang iyong masasagot. At ito pa ang interesante sa buhay niya. Nagkaroon siya, sila, ng 11 supling. Biruin yun, mga makabayang mag-aara. 11 supling. 11! Ano 11? Bakit kaya ganun karami? Ano? At bukod pa doon, yan ay sa loob lamang ng 9 na taon na kanilang pagsasama. 5 doon ay lalaki, 6 doon ay babae. Yun nga lang, 7 yung pumanaw, at sa 4 na natira, isa lang yung naging makata o sumunod sa yapak ng kanyang ama. Ano? Pero imagine ninyo, parang saya-saya siguro ng buhay talaga nila ni Juana Chambeng at ni Kiko dahil binigyan sila ng 11 anak. Yun nga lang, maraming pumanaw doon sa mga anak nila. O, sige nga, sunod tayo. Ayan, pag-usapan naman natin yung naging trabaho ni Kiko nung siya ay nasa Bataan na. Ano-ano ba yung mga naging trabaho niya? Tandaan natin na si Kiko, kahit hindi sila nakakaaluan sa buhay, meron siyang mataas na antas na edukasyon. Dahil siya ay nakapag-aaral sa Kolehiyo de San Jose at nagtapos din ng mga kursong filosofiya o may kinalaman sa pamamahala ano, sa kolehiyo o sa San Juan de Letran naman. So ibig sabihin, mayroon siyang mataas na edukasyon. At mula doon, magaganda yung naging trabaho niya. So naging tagasalin siya, naging teniente mayor siya, so parang may posisyon siya sa pamahalaan ng mga panahon na yon, at naging Juez de Sementera din siya sa Bataan. Kapag sinaliksik ninyo, tinignan ninyo sa internet yung kahulugan ng Juez, yan ay may kinalaman sa mga hukuman o sa mga judicial na sangay ng pamahalaan nung panahon na yon. So makikita natin, hindi rin talaga basta-basta yung naging trabaho niya nung siya ay nasa Bataan na. At nung mga panahon na nasa Bataan siya at naninilbihan na siya sa iba't ibang mga posisyon, ginamit niya na yung kanyang opisyal na pangalan na Franco Narvaez Baltasar. Bakit niya pinalitan yung pangalan niya ng Franco Narvaez Baltasar? Ito ay dahil nag-utos noon si Gobernador General Narciso Claveria. Kung natatandaan ninyo sa inyong history class, ito yung Gobernador General na nagdala ng katalogo ng mga apelido sa Pilipinas para palitan yung mga apelido ng mga Pilipino na maging apelidong mga Espanyol. So yan ang naglabasa yung mga De La Cruz, ano yung mga Santos, at iba't iba pang mga apelido na mala-Espanyol ang kung pakikinggan. So ito, napilitan siyang magpalit ng pangalan ng Franco mula sa Francisco upang mas maiksi. Yung Narvaez naman daw, yan daw yung katumbas ng De La Cruz na apelido ng kanyang nanay. At ginamit niya na yung apelidong Baltasar. Ano? Ngunit kung papansinin ninyo, bagaman ito ay galing sa kautusan ng Espanya kung saan gumagamit sila ng alpabeto na galing sa mga Kastila, mapapansin ninyong letter S yung ginamit. Hindi ba kayo nagtataka Narvaez tsaka Baltasar? Ano? So yan yung ilang pinagtatalunan pa rin sa ngayon. May isa pang writer o manunulat na nung muling ipinublish o inilathala yung Florante at Laure, lakas loob ano, na binago yung Narvaez, ginawang Narvaez, at yung Baltasar, ginawang Baltasar. Dahil yun daw ang original. Pero sa ngayon, ang gagamitin natin ay yung pangalan na Franco Narvaez Baltasar.
Yan, dahil dyan sa, isa yan sa ginamit niya bilang opisyal na pangalan niya. Pero, ngayon, kinikilala din natin siya bilang si Balagtas. Yan, next slide tayo. Yan, may kinalaman naman sa mga sumunod na pangyayari sa kanyang buhay, napakasalimuo talaga. Alam nyo, kung titingnan natin yung buhay ni Balagtas, para mapapasabi tayo ng parang ano bang meron kay Balagtas at bakit parang pinaglalaroan siya ng tadhana. Alam nyo kung bakit? Kasi muli na naman siyang nabilanggo dahil meron siyang nakaaway o nakatunggali at pinagbintangan siya ano ng isang alferes Lucas ano na ano ginupit niya raw yung buhok ng katulong ng alferes Lucas. So anong nangyari? Nakulong na naman siya mula doon sa paratang na yun, di ba? At anong ginawa niya? Hindi naman siya basta pumayag dahil nga matalino naman siya, nakipaglaban siya. Ngunit katulad ng alam natin, no, sa kontekstong kasalukuyan na talagang ang sistemang judicial ano, sa ating bansa ay medyo mahal talaga at gagastos ka dahil sa pag-hire mo ng mga abogado, mga proseso sa mga korte, katulad ng nangyayari sa kasalukuyan, ganun din yung nangyari kay Balagtas. Nakipaglaban siya, ipinaglaban niya yung kanyang karapatan at paniniwalang siya inosente, yun nga lang naubos yung yaman niya sa proseso ng paikipaglaban niya. Nakalabas na siya ng kulungan noong Pebrero 20, 1869, sa edad na 74. Pero nung lumabas siya ng piitan, hindi pa rin siya napigilan sa pagsulat. Nakapagsulat pa rin siya ng napakaraming mga akda, ano, at isa siya sa itinuturing na nagpasimula ng panulaang Tagalog. Mamaya babanggitin natin, bakit nga ba napakauhusay o kinikilalang na naluktok ano sa kanyang panahon yung mga isinulat ni Francisco Balagtas Baltazar. Next slide po. Ayan, dadako naman tayo ngayon sa kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura. Siyempre masasagot dito sa puntong ito yung tanong na bakit nga ba ito yung pinag-aaralan natin? Higit sa lahat, bakit nga ba tinuturing na obra maestra ito? For the record, para lang alam ninyo, marami pang ibang naisulat si Francisco Balagtas Baltazar. At yun nga, marami ang kumuha ng kanyang estilo bilang gabay sa mga sumunod pang henerasyon ng manunulat. Kung babalikan natin sa kasaysayan, no, sana naalala nyo pa yung ano nyo ha, history lessons ninyo, di ba? Kung titignan natin ng panitikan ano sa larangan ng kasaysayan, masasabi nating mahati natin ano yung period o yung yugto ng pananakop ng Kastila kung sa usapin ng panitikan sa dalawang yugto. Ano yung dalawang yugto na yon? Yung unang yugto ay yung panahon ng Kristyanismo. Ito yung lahat lang ng naipapublish o nailalathala ay may tungkol sa Kristyanismo, di ba? Ano pa, tungkol sa kabutihang asal, di ba? Wala pang masyadong may kinalaman sa pakikibaka o pakikipaglaban. O pagpasok ng ikalawang yugto, ano, diyan napapasok yung panahon ng himagsikan. At ang mga lumalabas ng mga akda ng mga panahon na yan ay yung mga may tema na ng paglaban, may tema na ng pagbalikwas, may tema na ng revolusyon. Tama, at nagpapalakas na ng diwang makabayan yung mga tao. Saan papasok si Baltazar noong mga panahon na yon? Siya ay papasok sa unang bahagi ng panahon ng himagsikan. Ibig sabihin, isa siya sa naging inspirasyon ng marami sa mga katipunero kung paano patataasin yung diwang makabayan ng mga Pilipino. Kaya nga dito sa Florante at Laura, masasabi natin na isa talaga to sa mga pundasyon kung paano natin nabuo o paano umusad, nag-evolve yung mga sumunod pang panitikan. Tingnan natin, naisulat ito noong 1838. So nakikita natin, nandun na siya sa period ng papasiklab na yung mga himagsikan, yung mga pag-aalsa. Di ba? Lalo na, kung babalikan natin, kailan ba nangyari ang pinakamalaking himagsikan sa Pilipinas? Ano, yung talagang simultaneous, yung 1896 Revolution. Anong sabi dito? Noong mga panahon 1838, papausbong pa lang, mahigpit pa rin yung umiral na sensura sa panitikan. Mga makabayang mag-aral, ano bang ibig sabihin ng sensura? Ito yung censorship. Ibig sabihin, fini-filter kung ano lang yung pwede mong isulat. So ano ba yung mga tema lang dati? Di ba nandyan yung mga doktrina Kristiyana, yung mga may kinalaman sa pasyon,
tungkol sa kaugalian, no? O kaya kapag ang tema mo ay tunggalian ng Kristiyano at ng Muslim. Kasi merong agenda yung mga Kastilang mananakop na mas mapalaganap pa. Kaya kung ang tema mo ay tungkol sa Kristiyano at Muslim, maaaring payagan nila yan kasi merong advantage sa kanila yan. Tandaan niyo yung binanggit ko na yun, ha? Dahil mamaya, makikita natin gano'ng kautak si Balagtas kung paano niya ginamit yung tema ng Kristiyano versus Muslim para maipasok niya yung magagandang values o kaugalian dito sa kanyang akda. Gumamit siya ng maraming simbolismo upang maikubli ang tema ng kasamaan ng Espanyol at nasyonalismo ng mga Pilipino. Hindi pwedeng lantaran dahil kung lantaran, eh, baka hinulip o baka pinatay pa, no, sa mas malalang maaaring mangyari sa kanya. Pwedeng pinatay pa siya kung naging lantaran. Kaya gumamit siya ng mga simbolismo, lalo na, mamaya malalaman ninyo, patula, ano, yung Florante at Laura. Kaya talagang may mga ginamit na tayutay, matatalinhagang mga pahayag para maikubli yung gusto niyang sabihin dun sa akda niya, may kinalaman sa kasamaan ng Espanyol at nasyonalismo ng mga Pilipino. Next slide tayo. Nakakasunod ba? Kung nakakasunod tayo, pakipusuan yung ating live, ha, para makita ko kung talagang nakikinig at nakakasunod tayo. Dahil mahalagang malaman muna natin yung konteksto o yung kaligiran bago natin talakayin yung mismong obra maestra. So, tanong ni Tutor Ronel, bakit obra maestra o itunuturing na obra maestra ang Florante at Laura? Sa tingin ninyo, bakit kaya? Diba? Bakit nga kaya? Pa-comment nga. Bakit tinuturing na obra maestra ang Florante at Laura? Katulad ng inihahanay sa iba pang obra maestra, mga akda ni Jose Rizal. At ang tanong pa, bakit ito yung pinag-aaralan natin sa grade 8? Diba? Ito yung mga dahilan. Una, nagbukas ng landas sa panulaang Tagalog noong 19th na siglo. Karamihan sa mga manunulat na mga panahon na yon, noong mga panahon na pagpasok ng 19th na siglo, ay nagsusulat sa wikang Kastila. So nakikita ninyo, may ilang mga nagsusulat, may mga kaalaman sa pagsulat, pero nasa wikang Kastila sila nagsusulat. Maganda yung ginawa dito ni Balagtas dahil nagsulat siya sa Tagalog at dahil nasaan yung patulanga ito, naging pundasyon at magandang sundan, ano, yung ginawa niya. At sinasabi nga, ito yung naghawan sa landas na sinundan ng mga sumunod na mga manunula sa wikang Tagalog. Ano pa? Ang tema ay paglaban at tunggalian. So napakatapang, ano, sa puntong iyon na ang tema ay may kinalaman sa paglaban at tunggalian. Mamaya makikita ninyo ano ba yung mga tema ng paglaban at tunggalian na pinakita niya. Ang punto ko lang dito, sa panahong nabubuhay si Balagtas na puno ng takot, talagang ino-oppress ang mga tao, eh naglakas loob siya, ano, na magsulat, may kinalaman sa paglaban at tunggalian. Sunod, kalagayan at kinahinatnan ng maisulat. Di ba yung kwento ni Balagtas na kulong, sa kulungan isinulat, ilang beses siyang nakipagtunggali sa mga tao, di ba, nasawi siya sa pag-ibig. So yung kalagayan ng manunulat, tsaka yung kinahinatnan niya nung naisulat ito, talagang remarkable, oh. Hindi natin maikakaila na talaga namang napakahusay. At panghuli, sa tingin ko, ito yung pinakamahalaga. Hindi lumilipas ang tema. Kung sa English, tinatawag natin ito na timeless. Tutor Ronel, ano po bang ibig sabihin kapag sinabing timeless? Kapag sinabing timeless, ano? Ibig sabihin, basahin mo man itong obra na ito sa anumang panahon, mula man sa panahon ng Kastila, marahil sa panahon ng mga Amerikano, marahil sa panahon ng mga Hapon, at marahil sa panahon sa kasalukuyan, ano masasabi natin? Talagang, ano? Sige nga, ano sa tingin ninyo? Masasabi nating may uugnay pa rin natin ito sa mga suliranin ng lipunan sa kasalukuyan. Ibig sabihin, kung ano yung nararanasan natin sa kasalukuyan, mga problema natin sa korupsyon, mga problema natin sa mapang-abusong mga pinuno, mga suliranin natin sa tunggalian may kinalaman sa relihiyon o sa lahi, yung esensya o tema ng obra maestrang Florante at Laura ay magagamit at magagamit pa rin natin ngayon. O, challenge ko yan sa inyo, ha, kapag nagsimula na tayo magtalakay ng obra maestra, lagi nating hahanapin yung koneksyon nung tinatalakay na issue o tema sa kung ano yung koneksyon nito sa kasalukuyan. Maliwanag?
O dako tayo sa forma. Ano-ano ba yung particular na na forma? Pag sabi nating forma, no, pag sinuri natin sa teoryang formalismo, ibig sabihin yung mga particular na technical na bahagi ng akda. So isa itong awit. Kapag sinabi nating awit, isa itong tula, ano, meron itong tugma, meron itong sukat, at sinasabi na maaari daw itong kantahin. Oh, maaari niyong subukan yan sa inyong mga bahay. Humanap kayo ng tono at buksan ninyo kung may CP kayo ng Florante at Laura. At lagyan nyo, lapatan ninyo ng tono yung mga saknong, makakanta ninyo yung Florante at Laura. Tanda ko pa yung pinapagawa sa amin dati ng teacher namin nung ako ay nag-aaral ng Florante at Laura nung high school. Pinagre-report niya kami. At ang ginagawa niya, pagbabasahin namin, hindi pwedeng basta babasahin lang. Kailangan may tono. So mag-iisip kami ng mga kanta, minsan modern, minsan luma, minsan kanta ni Michael Jackson. Ilalapat namin dun sa mga saknong at makakanta talaga namin yung mga saknong ng Florante at Laura. So nakakatuwa. Sunod, tulang pasalaysay. Yan ang isa sa pinakamahirap na uri ano ng tula, yung tulang pasalaysay. Kasi hindi lang kaisipan ng manunulat yung kailangang isaalang-alang. Hindi lang yung mabubulaklak na salita. Isa sa pinakamalaki mong kailangang isaalang-alang kapag ikaw ay gagawa ng tulang pasalaysay, eh yung kwentong nais mong paandarin, no? Nais mong umusad. Ibig sabihin, habang nag-iisip ka ng tugma o sukat, dahil may eksaktong sukat ito, kailangan mo rin isipin na hindi pwedeng kahit anong basta salita lang. Dapat pasok doon sa kung anong kinukwento mo. So sa kasaysayan ng panulaang Tagalog, iilan lang ano yung talaga nakakagawa at medyo nawawala na daw ayon sa mga dalubwika yung mga nagsusulat ng tulang pasalaysay. Dahil to tell you, para lang alam ninyo, mahirap talaga magsulat ng tulang pasalaysay. Bukod dyan, may sukat ito na lalabing dalawahin. Kung tandaan nyo pa yung mga elemento ng tula, ito ay may sukat na pag binigkas natin, sasabihin natin kung may 12 o 12 itong pantig ano sa bawat taludtod, ito ay bibigkasin natin na lalabing dalawahin. Pwede rin lalabing waluhin at iba pa, pero ito 12 na mga syllables. Bawat sakno merong apat na taludtod, consistent yan sa buo. At bakit pat lang Ginoong Ronel yung bilang ng sakno? Kasi maraming iba-ibang mga version ano yung nagsasabi na ganito raw ang bilang, ganito raw ang bilang. Kaya mainam na susuriin natin yan kapag mismong nandun na tayo sa akda na tinatalakay natin. Next slide po tayo. Ayan. Matapos ng forma ay tatalakayin naman natin ang tema ng Florante at Laura. Una, nagtuturo ito ng mga kabutihang asal. So, hindi talaga mawawala yan. Lalo na kapag nagsulat ka sa panahon ng Kastila. Kasi parang yan lagi ang tema ng mga nailalathalang mga panitikan ng panahon na yon. Pangalawa, kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Ayokong maging spoiler, ha? Baka sabihin niya, spoiler si Tutor Ronel. Pero sa kwento kasi, maraming mga pagkakataon na ang isang karakter o isang tauhan, tinulungan niya sa hindi inaasahang pagkakataon yung isa pang tauhan. So sino-sino kaya yung mga tauhan na nagtulungan na yan at bakit sinasabi ni Ginoong Ronel na ano na hindi daw inaasahan? Na alam niyo, pinapasabik ko lang kayo, lalo na sa mga hindi pa nakakabasa, para masabik kayo sa tatalakayin nating obra maestra. Sunod, pinakita din ito yung lakas ng kababaihan. So may karakter dito na talaga nagpakita ng girl power, di ba? Na maaaring sa mga panahon na ito, hindi pa ganun kalawak yung pag-unawa natin sa pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae. Pero matapang si Balagtas na naglagay ng tema, may kinalaman sa kung paano, anong kayang gawin ng isang babae. So kaya niya bang pumana, kaya niya bang makipaglaban, makikita natin sa akdang ito. Ikaapat, yung tunggalian ng kapangyarihan. Maraming mga bahagi ng kwentong ito ay may kinalaman sa merong nakakataas at kakalabanan siya ng nasa ibaba. Maring ito ay hari, maring ito ay sultan, maring ito ay prinsipe. So sa bahaging yon, meron nakikita tayong tunggalian. Matatandaan ninyo na ang tunggalian ay isa sa elemento ng isang kwento. So mainam na malaman natin paano maapektuhan ng tunggalian
yung daloy ng kwento. At panguli, yung pagsasantabi ng tunggalian sa relihiyon para sa mabuting dahilan. Isa talaga to sa tampok. Yung iba nagsasabi love story daw ang Florante at Laura. Pero ako, nais kong tignan ng Florante at Laura bilang isang kwento may kinalaman sa pagsasantabi ng relihiyon para sa isang sentrong layon para sa kabutihang panlahat. Next slide po tayo. Ano ang epekto matapos ipalabas ang Florante at Laura o matapos ilathala ito? So, malinaw na pataas yung diwang makabayan. May mga nagsasabi pa nga na si Jose Rizal daw ay isa rin mahusay na manunulat. Eh, dinala daw yung Florante at Laura, yung CP niya, sa paglalakbay niya sa Europa. Kung kilala niyo naman si Apolinario Mabini, meron daw siyang CP o ginawa niya ng CP yung Florante at Laura. Ito ha, take note. Tandaan niyo mga mag-aaral. Si Apolinario Mabini, 'di ba, yung ating dakilang lumpo. Nung siya ay papunta sa Guam noong 1901, gumawa siya ng CP ng Florante at Laura na handwritten. So biruin niyo, sulat kamay na CP. So talagang malamang naisa-isip niya talaga ng matindi-tindi yung obra maestra nito. So ganyan yung mga naging epekto. Next slide tayo. Ay, may mga nagko-comment pala sa ating comment section. Ayan, so pwede daw lapatan ng leron-leron sinta. Sige nga, subukan nyo nga mamaya kung pwedeng lapatan ng leron-leron sinta. Nasa huling bahagi na tayo at nais kong iwan sa inyo bago ako magtapos yung dedikasyon ni Balagtas para sa lahat ng babasa nito. Mga makabayan, mag-aaral ng Bayitang Walo, ang babasahin natin ay alay ng ating mayakda, isang mahusay na manunula, ang mga saknong na ito para sa lahat ng babasa nito, katulad ninyo, grade 8, kaya painggan natin. Unang saknong, salamat sa iyo o nanasang irog kung halagahan mo itong aking pagod. Ang tulamay bukal ng bait na kapos, pakikinabangan ng ibig tumarok. So sana nga talaga marami tayo mapakinabangang aral. Next slide po. Kalawang saknong, kung sa biglang tingin ay bubot at masaklap, palibasa'y hilaw at mura ang balat, ngunit kung namnamin ang sa lamang lasap, masasarapan din ang babasang panta. So parang inihalin tulad sa isang pagkain. Baka sa una, akalain natin na hilaw o mura, pero pag ninamnam natin yung mensahe ng bawat saknong, masasabi daw natin na masarap kung atin itong babasahin. Next slide. Katlong saknong, di ko hinihinging pagpakamahalin mo, Nax. Tawaan at dustain ang abang tula ko. Gawin ang ibigit alpay na sa iyo, ay wag mo lamang baguhin ang ber. So malinaw yung bili ng mayakda sa inyo, ha? Okay lang di magustuhan, pero sure naman ako magugustuhan ninyo. Ano mang maramdaman natin, maisip natin, sinasabi ng mayakda na nasa sa atin. Ayun. Ibig sabihin, malaya tayong magkaroon ng interpretasyon at gayon din ng insight sa mababasa natin. Pero bilin niya lang, huwag na huwag babaguhin yung mga verse o yung mga saknong na inilagay niya. Ikaapat. Ayan. So, ikaapat na saknong naman, kung sa pagbasa mo'y may tulang malabo, bago mo hatulan, katkatin at liko, pasuriin muna ang luwas at hulo, at makikilalang malinaw at wasto. Yung mga ilan daw bahagi na medyo malabo, baka di natin maintindihan, baka kailangan lang ng malalim na pagsusuri para maging malinaw at wasto. Kalima? Ayan. Malapit na tayo. Ang may tandang letra, alinmang talata, di mo mawatasat malalim na wika, ang matay itingin sa dakong ibaba, buong kahulugay mapag-unawa. So parang kaparehas lang nung sinasabi ng ikaapat na saknong. At panghuling saknong, ika-anim, hanggang dito ako o nanasang pantas, sakay si Jesmundo'y huwag ding matulad. Sa gayong katamis, wikang masasarap ay sa kababago ng tulay umala. So yan yung mensahe na sa atin ni Francisco Balagtas Baltazar sa pagbasa natin ng Florante at Laura. So sana ay natutunan ninyo yung kabuuan ng kaligiran nito bago natin tuluyang basahin. Ang tanong ko sa bawat sesyon, bakit mahalagang pag-aralan natin ito? Sasagutin ko ito sa paraang patuladin. Ang panitikan ay pundasyon, salamin ng kaugalian ng nasyon, bukal ng paglaban at inspirasyon, makamit ang meron tayo ngayon. So kung ano man ang meron tayo ngayon sa panitikan, sa lipunan, sa mga paniniwala, utang natin ito sa pundasyong ipinunla ng mga makata manunulat na katulad ni Francisco Balagtas
Baltazar. At dyan tayo nagtatapos para sa sesyong ito. Muli, ako si Tutor Ronel, ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan. Marahil ay kung may mga tanong kayo, ay maaari kayo magpadala ng email sa email ng ating edtech@deped.gov.ph. Dito na tayo nagtatapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!